Let's pray. Hallelujah, Panginoon, pinupuri ka namin, Lord God, tinataas ang iyong presensya sa araw nito, Lord Jesus. And we honor you, Lord Jesus, with your holy fire today, Lord God. With your holy presence, Lord God, I pray that you will consume us today. Anoint us, Lord, sa lahat ng aming ginagawa. And open our minds and our spirit, Lord Jesus, as we talk about your words, Lord God, and your fresh revelation, Lord God, to our church, to us spiritually, Lord God, bilang mga anak mo. Salamat, Panginoon, for the privilege to come together, Lord Jesus, and to learn about you, Lord Jesus, and how to be closer to you, O God. Salamat, Panginoon, for those who will reach this word today, O God. Salamat sa iyong presensya, sa iyong fresh revelation, sa iyong kapangyarihan na buhay sa bawat araw, O God. We give you glory, in Jesus' name we pray. We're talking about, I'll be talking about new wine, which is also the theme of our 27th year anniversary. But it's new wine and new fire ng revelation ng Panginoon sa year na to. Just a short story lang dapat kasi hindi pa ako na dapat sabihin. but totoo yung sabi ni ano, kapag yung nagbi-reveal ng Lord, ano, iba na, go na talaga yun. Ganun siya mag-usap. Parang sabi ni Gina kanina umaga, may sinasabi yung Lord, parang binaril sa utak. Ganun yung ano, ganun yung pakiramdam. Parang siya may insert na word of knowledge sa isip mo. Ganun mag-usap yung Panginoon. Nung nag-devotion ako, I was listening to yung sa song natin kanina, yung You Restore My Soul. Yun, doon na-reveal lang ano. Doon na-reveal ng Lord yung design niya sa ano natin, sa upcoming ano natin, 27th year. So, new wine. Historically, pag-usapan natin muna yung ano, no, yung paano ba ginagawa yung new wine, yung grapes. Yung ano kumbaga yung alak nung araw. Ang wine kasi nung araw, di ba, ano siya? Alam natin lahat yung grapes, uwas talaga, inaapakan siya. Kinakrush siya sa paa. Tapos ano, yung katas nun, yun yung magiging ano, alak. But pina-ferment muna siya, yung binuburo kumbaga. Tapos nilalagay siya sa mga barrels. Yung mga nagbabar dyan. Kaya doon lang yung barrel, yung isang barrel pag-order. Sa unang araw, doon nilalagay yung mga ano, yung mga alak. Pina-ferment siya, binuburo. Para magkaroon siya ng yung intensity, yung tama kumbaga. Magkaroon siya ng ano, ng life. Kaya yung ano, yung mga ano dati, yung mga alak, kapag nandun na siya sa barrels, pag pinakinggan mo siya, pag fermented na siya, yung may ano na, may tapang na, pag pinakinggan mo yung barrels, ang tunog niya, parang siyang yung rushing waves. Parang kumukulo yung ano, maampas yung tubig. Ganun yung ano niya, tunog niya. Pagka may intensity na siya, pagkabuhay na siya. So yun yung ano ng ano. Doon ginawa yung ano. Ganun pala ginagawa yung ano, alak yung ano, yung unang araw. Yung first na lumabas yung ano, yung alak sa time pa ni ano, ni Noah. Kasi na kung naalala niya, di ba, after nung plan, ano siya, nag-cultivate siya ng vineyard. Vineyard is yung ano, ubasan. Doon. So, tapos nag-ano siya ng wine. Tapos, di ba, ano siya nalasing. Kaya siya nagkaroon ng ano nun, anakan niya yung mga anak niya. So, doon unang ano, lumabas sa Bible yung ano, yung alak. But, pagka kinultivate na siya, nilalagay siya after nun, kapag may intensity na siya, nilalagay siya sa wineskin. Yung wineskin, yun yung dating lagayan ng alak. Yun yung sinasabi sa Bible. Na hindi mo siya pwedeng ilagay sa lumang lagayan. Kasi ano siya, matapang na siya, mapupulit niya yung lumang lagayan. Kasi noon wala pa yung mga bote na ginagamit natin ngayon, no? Wala pang ganun dati. Ang gamit dati, alam niyo yung mga nagkalakbay sa disyerto, may lagayan sila ng alak, yung sa camel. Yung parang nakaganon. Yun yung wineskin na sinasabi. Gawa siya sa balat ng hayop. Usually goat. Yun yung sinasabi ng Bible na ano. Na wineskin. Iniyak na kayo ng history kung saan nagmula yun, yung ano, yung pagkaano, paano ginagawa yung new wine ng araw. But what did the Bible associate new wine with? Anong spiritual significance kumbaga ng ano? Ng new wine sa present time natin, sa spiritual life natin. Bakit 'yun ang ginamit ng ano? Bakit 'yun ang ginamit na symbol ng Bible? Wine is associated with ano, celebration and restoration. Nung ginawa ni Jesus Christ yung ano, yung new wine, ginawa niya sa ano, sa during the wedding banquet. May ano, may celebration kumbaga. So doon siya nag-create ng ano, anong pinaka masarap na ano, na alak sa history ng sangkatauhan. Yun, because he turned water into wine. This verse is also lagi natin ginagamit when we talk about obedience. Kasi ang tinuro kung babasahin natin yung verse na yan, no, inutusan sila na sumunod sa lahat ng sasabihin ni Jesus.
yung verse na yan, laging ginagamit, when there is obedience, miracles follow. Kasi sila nung lahat nila yung sinabi ni Jesus. And then, yun, nandun nagkaroon ng miracle, he turned water into wine. Doon tayo sa Amos 9. So, babasahin ko na talaga. Amos 9. Chapter 9, verse 11 to 15. In that day, I will restore the fallen wood of David. I will repair its gaps, restore its ruins, and rebuild it as in the days of the old. So that they may possess the remnant of Edom and all the nations that are called by my name. This is the Lord's declaration. He will do this. Hear this. The days are coming, the Lord's declaration, when the plowman will overtake the reaper, and the one who treads grapes, the sower of seeds. The mountains will drip with sweet wine, and all the hills will flow with it. 14. I will restore the fortunes of my people, Israel. They will rebuild and occupy ruined cities, plant vineyards and drink their wine, make gardens and eat their produce. I will plant them on their land, and they will never again be uprooted from the land. I have given them Yahweh. Your God has spoken. Amen. Prior to this verse kasi, nakasulat dun sa, prior to that verse, yung Israel is, God ka rin yung Lord. Ang verses about pataas dyan sa Amos, dinescribe ng Lord kung paano niya i-destroy yung Israel sa sobrang galit niya dun sa generation nila. Kasi medyo naging sila ng kalabak. Yun yung time na may yung mga nagpa-practice sila ng mga wrong religious works, kumbaga. Tapos nahaluan na sila ng kung ano-anong mga yung sa kultura nila. Na iba-iba na yung mga pinapractice nila. So parang nag-declare ang Lord siya ng mga words niya laban sa mga laban sa Israel. Kung ano yung plan niya kung paano sila i-destroy. But the Lord is merciful. Kagaya nung sabi ni Mama kanina nung umaga, kung naalala niya yung inan niya, ang will kasi ng Lord is to rebuild, to restore a restoration of our relationship with the Lord. And that's part of what the new wine signifies. It's restoration and celebration in His presence. That's why pagdating niya sa verse na yan, that verse is describing a celebration for from freedom of bondage. Kasi after nung pinakita ng Lord ko ano yung plano niya kung paano kayo i-destroy, yung pulupit ba ng galit niya dahil sa ginagawa nila noon, ipinakita naman niya dito sa verse na to kung ano yung plano, yung kumbaga yung original plan niya in form of His mercy and His love, which is the restoration. Which is also timely sa natin, sa nilalakaran ng natin, ng church natin ngayon. And a celebration for rebuilding and new beginnings and taking charge. Kung napapansin niyo, sinabi nun yung English kasi siya. But yung nagtani, mauunahan yung nag-ani. Yung nag-ani, mau-overtaken yung nag-ano. So, binidescribe niya yung mahuhuli. Yung mga nahuhuli, mauuna. Yung mga nauuna, pwede mahuli. So, in our present generation, yun, ganun yung mga nangyayari. Kumbaga, if we will reflect kung ano yung nangyayari sa natin, sa kapanahunan natin ngayon. So, ganun. Dito niya din describe yun. But isa yung purpose ng Lord, which is to restore us, to bring new wine to His people in form of a restoration for us spiritually. Yung word kanina, Gina, sabi mo? Na it is time to come now. Lumapit na. Ito na yung oras ng pag-reveal ng relasyon niyo sa akin. Ito na yun. Ito yung oras ng restoration. And that time of restoration is a time of celebration. Iba yung moving ng kapangyarihan ng Panginoon na merong masayang nangyayari spiritually, na kung open lang yung spirit natin, maiintindihan natin kung ano ba yun. Merong certain joy na hindi ko rin ma-explain, no? Pero kanina umaga during service, merong certain joy akong nararamdaman na hindi ko rin ma-explain. Pero yun yung kapangyarihan na gustong iparana sa atin ng Panginoon. Yung sabi nga ni Mama, yung fire na walang katulad na
hindi pa na naranasan doon. Yun. Hindi pa siya, hindi siya stay, ano, no? Pero yun. Mayroon siyang ano, kakaibang joy na hindi mo pa naranasan noon. Yun yung ano, part ng gusto kong iparana sa atin ng ano, ng Panginoon. Yun. If you carefully obey my commands that I am giving you today, to love the Lord your God and worship Him with all your heart and all your soul. Next. I will provide rain for your land in season, the early and late rains, and you will harvest your grain, new wine, and new oil. So new wine also speaks about renewed love and intimacy with the Lord. Kasi yung intimate relationship, it requires, yung kagaya na sabi ko kanina, it requires obedience and love. Amen. And the Lord talks about fresh provision of His love, kagaya sabi ko kanina, kakaibang provision, yung form ng pag-ibig niya, in form of His power and dominion. No? That is present in every season for those who love and obey Him. Kumbaga, yung fresh ano kasi no, yung fresh wine dapat na encounter natin siya araw-araw. Amen. Ang nangyayari lang sa atin not just for the unbelievers no, but isa sa mga Kristiyano, yung relationship kasi natin sa Lord is ano, yung parang pagewang-gewang, hindi siya yung constant. Na dapat pala araw, kaya pala may kanta kasi yung binabago mo ako araw-araw. Amen. Tapos meron yung ano, yung the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Kaya may ganong, ano no, may mga ganong songs. Because every time pala kasi siya, is ano siya, is present siya every season. And it is, ano, very new every morning. Kaya pala naalala ko nung kaya sabi ni Pastora Mary, sayang yung gagawin sana ng Lord nun. Hindi siya mauulit. May iba siyang form the next season. Iba yung form of anointing sa ibang araw. Or sa susunod na ano na gawain, hindi siya pare-pareho, iba-iba siya every time. That's why as a Christian, we have to be consistent sa ating ano, yung sa ating relationship, kumbaga sa ano, relationship sa Panginoon. Hindi dapat tayo yung atras avante, kumbaga, para naranasan natin yung ano, yung intimacy natin sa nag-overflow yung intimacy natin. Kaya sabi ng Bible, keep the radiance of your first love. Amen. Sabi, hindi siya dapat yung namamatay. Dapat lagi siyang on fire. Yun. And it says here, new wine requires a new wineskin, a flexible container for the new anointing God has for us. New wine does not match with the old. That's why the Lord teaches us to be renewed. So yung in-example kasi sa Biblia na nilagay siya sa new wine, hindi siya pwede ilagay sa old kasi hindi sila match. Kumbaga atin spiritually bilang mga Kristiyano, yung presensya ng Panginoon na banal, hindi siya bubuhos sa mga taong hindi naman na-revive. Kapag sinabi revival, di ba, it speaks about us denying ourselves. Amen. Tinatalikuran yung sarili natin. And we become people which is in likeness of Christ. Amen. So, ang nakikita na si Jesus. So, hindi much na ang presensya ng Lord is magdudwell sa madumi. Kaya nga tinuturuan tayo, di ba? Sabi nga nila, kapag may sin ka dyan, nakatit na, hindi mo pa sinusuko, hindi magdudwell yung presence ng Lord kasi may para. Yes. Kagaya rin din example sa Bible, which is yung nasa Book of Luke. It's also written in the Book of Matthew. I'm sure alam ni every new person. New person. Yung about sa new wine skin, yun yung, sa Matthew yung sabi mo na nakaraan, di ba? Kasi sa Book of Luke din siya meron. Dinescribe din doon. Ang sabi doon, kung halimbawa yung bagong damit na butas, tatakpan mo ba siya ng lumang tela? Hindi bagay, di ba? Amen. So parang ganun. Hindi mo pwedeng isiksik yung luma sa bago. Hindi siya match. Panggulo siya tingnan. Amen. Parang ganun sa ano, sa buhay Kristiyano. When you are a renewed a child of God, tapos may isisiksik ka doon na dumi. Hindi siya bagay. Hindi siya met doon. So yun, it can, yung new wineskin doon, it signifies our new self.
and our own self-dying. Yun yung ano, spiritual significance ng ano, nung new wineskin. Because if you are a new wine, sabi dito, kailangan ang paglalagay ng presensya ng Lord is flexible container who is ready to receive the new and some na hindi mo pa naranasan before na kapangyarihan na anointing. So new wine, that's my number two actually, or three, sorry. New wine speaks of new anointing. Yun ang yun ang isa sa sinisimbolo ng new wine. When the day of Pentecost happened, Acts 2:17. I'm sure alam niyo rin ito. Acts 2:17. And it will be in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all humanity. Then your sons and your daughters will prophesy. Your young men will see visions and your old men will dream dreams. Tama ba ako? Dito yung Pentecost, di ba? Yung nag-ano sila. At dito rin ba yung, tanong ko yun, no? Dito rin yung nag-service sila, tao ba? Bumaba yung kalangitan. Tapos wala na silang makita kasi yung, worship temple is ano na, is worship place is nag-ano na, natakpan na ng ulap dahil sa ano nila, sa pagpupuri nila. And then, that happens. Yung new anointing had poured out, and then nag-ano sila, nag-prophesy, nag-speak in tongues, nag-pour out ng ano, ng spiritual gifts of Panginoon. So, that's why this, the symbolism also of new one, it speaks of new anointing. That's why nakapagtaka sa present time natin ngayon, no? Ang daming na-open na yung mga ano, spiritual gifts. Diba? And it is also, ano, it is also advisable na mapag-aralan natin yung tungkol doon. It's also, ano, important that we continuously live by the Spirit, kumbaga. Kasi sa panahon natin ngayon, kung nagpo-pour out ang Lord, busy din yung kaaway. Deceiving, kumbaga, yung mga tao who is not aware kung sa Lord pa ba ito o hindi. That's why we have to continue yung learning kung ano, kung sino ba ang Panginoon, ano ba yung mga kaya niyang gawin, paano niya ito ginagawa. Kasi the Lord, hindi tayo hahayaang maligaw because there's the Bible. Let's open Psalms 92:10. You have lifted up my horn like that of the Lord. I have been anointed with oil. Ang nagsabi niya si King David. He is talking about being anointed with ano, with fresh oil, because yung fresh oil na tinutukoy niya dyan sa Book of Psalms is the oil that of presence of God. That can be found in the presence of God. It is where the righteous flourish. Kumbaga, doon tayo ano, doon tayo nagdudwell sa presensya ng Lord. Doon tayo lalago. Kasi parang sa takbo ng church natin, no, for me, parang hindi ko makita yung church natin na lumago, na wala yung moving ng Holy Spirit. Ma-imagine yung church natin na gano'n. Pero sa akin, parang napaka-imposible. But iba yung moving ng ano, ng presence ng Lord dito. It's always always intense. Yung mga nakaraang services natin, ano, nararamdaman ko nag-shake yung ground. And then you can always hear the singing angels. Tapos na-open yung spiritual gifts ng iba. Tama ba? And then, I believe nakita ni Kim yung clouds, tama ba? Pillar of clouds kanina? Yeah. Yes. So, palakpang natin, Lord, yeah. Yeah. Nakita niya yung pillar of clouds. Tinatanong niya kung ano yun, but the kinuwento ko sa kanya yung sa book ng ano, no, ng time na umalis yung mga Israelita sa Israel, naglakad sila sa desierto. Hindi sila nainitan kasi kinover sila ng Lord ng pillar of clouds. Pillar of clouds is the presence of God. Presence of God. And sabi dito next is it speaks of us living in His holy presence that is fresh and new every day, and the manifestation of His power, of the power of His presence, like in the day of Pentecost. Kagaya ng ano? Kagaya nung kuwento ko kanina. Dun sa book of going back dun sa book of ano? Book of Amos. Di ba nga kasi galit yung Lord sa kanila, but then, ang Lord nagpatawad. No? Why? Kasi after the verse na binasa natin, ang nakasulat dun is, they rendered their hearts. Humingi sila ng tawad sa Panginoon.
So, it takes pagpapakumbaba, no, para maranasan natin yung tinuturo ng Biblia na ano, na new wine. Kailangan mong iluhod yung puso mo sa Panginoon. That's the way para maranasan natin yung ano, yung tinasabi ng Bible na new wine. Kumbaga, self-denial. Kailangan mong isuko. So, kailangan mong isuko sa Panginoon para maranasan mo yung anointing. Amen. And yan yung nakasulat sa Joel. Basta natin Joel 2, 12 to 16. Even now, this is the Lord's declaration. Turn to me with all your heart, with fasting, weeping, and mourning. 13. Tear your hearts, not just your clothes, and return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, rich in faithful love, and He relents from sending disaster. Amen. 14. Who knows, He may turn and relent and leave a blessing behind Him, so you can offer grain and wine to the Lord your God. 15. Blow the horn in Zion, announce a sacred fast, proclaim an assembly. Gather the people, sanctify the congregation, assemble the aged, gather the children, even those nursing at the breast. Let the bridegroom leave his bedroom, and the bride her honeymoon. So yun yung sinasabi ko kanina, no? Yung time kasi din yun, yung Israel, nagsasuffer sila ng ano, yung mga peste, yung may sumpa sa land, yung may ano, may locust, yung pagtay ng ani, may kumakain ng ano nila. O yan, may peste, kung kinakain yung mga ano nila, yung mga ani nila. So, lasa nang kumakain, kumbaga. That's why, ang ano ng Lord is to rend your heart. Kasi hindi naman, yung turo ni Pastora kanina, kung naalala nyo kanina, kumbaga, sabi niya, hindi naman talaga gusto kasi ng Lord magpadala ng ano, no, ng parusa. Ang gusto niya kasi magbigay ng restoration, ng pagpapatawag. It's just that is, yung tao, whether noon o ngayon, no? Yung tao, pinipilit natin kasing, maglagay ng sumpa sa buhay natin. Tayo rin yung, kumbaga, naglalagay ng curses sa ano natin, no? Sa buhay natin. That's why ang sabi ng Panginoon, rend your heart. Amen. Turn to your wicked ways. With fasting, tama ba? Yung taas, pakitaas yung verse. Ayan, not just to glory. Turn to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, rich in faithful love, and He relents from sending disaster. Hindi talaga basta-basta nagpapadala ang Panginoon ng disaster. Not unless siguro kailangan mo ng mapalo. Yun eh. Kung naalala ko, no, meron tayong pinanood dati video about last days. I'm not sure kung naaalala niyo. Sabi doon nung nagtuturo, ang Jesus ng Lord sa Biblia, pare-pareho. Kumbaga, iisa lang. Pagka may makasalanan, magpapadala siya ng propeta para warningan yun. Pag di sila nakinig, papadala siya ng kumbaga sa churches, yung mga elders. Tama ba? Papadala siya ng elders to encourage those people. Kumbaga tayo present generation of the nation. Pag hindi pa rin sila nakinig, susunod niya na ipapadala. Blessing. Last warning mo na yun. So, pag tayo blessed, magdalawang isip din tayo, no? Kasi, ang tunay na blessing, no? He adds ng sorrow in it, no? But sa Biblia, ganun pala kami na sa Lord. Papadala siya ng warning so, through the prophets, the elders. Hindi ka pa nakinig, ang huli mong warning, blessing. Paparanas niya sa iyo yung sobrang blessing. Baka kasi magbago pa yung ano mo. Yung pananaw mo, yung isip mo, yung puso mo, pag naranasan mo yung pagbuhos ng pagpapala. But, pag hindi ka pa rin bumalik sa Panginoon, yun na yung kasunod. Yung palo niya. Yung disiplina niya. Kumbaga. So, huwag nating sagarin yung puso ng Lord. Kaya pala, tama yung sabi ni Pastor Mary, mahirap pahupain yung puso ng, yung galit ng Panginoon. Mahirap pahupain. Kaya, kung babasahin natin yung Biblia, tinuturoan tayo ng Lord kung paano makabalik sa Kanya. It's just that nagbibingi-bingihan tayo, nagbubulag-bulagan tayo. But, if you want it to be blessed, ipuin mo yung puso ng Panginoon. Amen. Yun ang key.
Hindi ko makalimutan yung tinuro ni, ano, ni Pastora Mary Ann. You know, if you wanted to be blessed, gusto mo ng favor, kuhin mo yung puso ng Panginoon. Huwag kang maghintay na may mag-bless sa'yo, sa tao. Huwag kang maghintay ng prayer, di papadala sa'yo ng tao yung, ano, yung blessing. Hindi ganun. Kuhin mo yung puso ng Lord, everything else will follow. Magpo-call siya into the right, ano, right places. Mararanasan mo yung totoong pagpapala, kumbaga. Ang for me, ang totoong pagpapala kasi, lagi kong tinuturo sa mga youth, ang totoong feeling blessed ka, na-receive mo yung blessing, when nag-pray ka, no, nag-pray ka, tapos na-receive mo yung blessing na hinihingi mo, medyo iba siya dun sa original na hinihingi mo, para siyang something more. Why? Because the Lord is wanting you to be a vessel. Hindi lang yung para ma-feeling blessed ka sa sarili mo, pero may greater purpose siya dun sa blessing mo. And then, wala akong paglagyan nun. Ang outlet mo is to, ano, to share your blessing. Yun ang tunay na blessing para sa akin. Kasi ganun mag-bless sa akin ng Lord. Kaya lagi kong tinuturo yun sa mga youth. Hindi ka ma-bless kung hindi ka vessel of blessing. Tunay na blessing, pag nabigay sa'yo yun, wala kang paglalagyan. Wala, sa sobrang joy mo, lahat ng makita mo, gusto share ng blessing na yun. Yun ang tunay na blessing. Yun. Ganun siya para sa akin. And, it says here also that new wine is, ang sabi dito, the harvest from God is abundant. He promised a day of overflower harvest and new wine will be plentiful. Ano yung binasa natin, Joel 2:9? Pwede tayo sa Joel 2:9. Yes. The Lord answered his people, look, I am about to send you grain, new wine, and olive oil. You will be satiated with them, and I will no longer make you disgrace among the nations. So, ganun mag-promise ang Lord, no? Ano siya? Fix. Kapag ka nagpakumbaba ka talaga, yung kasunod nun is, ano, yung blessing. Amen. Hindi mo siya maiiwasan. Kasi yun yung totoong sinasabi na deserve mo yun. Yun yung totoong deserve. Kasi kapag tinalikuran mo yung sarili mo, nag-run ka ng heart mo, ang kasunod talaga ng blessing, because it's written in the Bible, ang sabi, I will no longer make you disgrace among the nation. Di ka na maging kahiyahiya. Yun yun. So kasunod talaga siya, kasunod talaga niya is, ano, is blessing. Joel 2:23-24. Children of Zion, rejoice and be glad in the Lord your God, because He gives you the autumn rain for your vindication. He sends showers for you both autumn and spring rain as before. The threshing floors will be full of grain, and the vats will overflow with new wine and oil. So this is this talks about yung ano harvest. Yung kagaya ng sinabi ko kanina, ang kasunod talaga ng ano natin, o obedience with the Lord is ano, the harvest. Amen. Or the fruit of that obedience. So harvest time siya. It's a time of celebration. New wine speaks of time of celebration and harvesting ng ano, ng pagpapala. Gaya sabi no, pagpapala hindi pa natin naranasan before. Yes. It's a new form of fire, new form of ano, of blessing. It is the same way he also took the cup after this supper and said, this cup is the new covenant, my blood, it is shed for you. So This is actually the source of ano of new wine. Ang Lord is namatay sa atin sa krus ng Kalbaryo, tama, no? When the Lord died, namana natin yung ano, yung redemptive blessings, yung fruit ng ginawang sacrifice ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. That's why this is the source of the new wine. Christ dying for our sins. No, because of that, namana natin yung fruit ng salvation. Because new wine is ano, is an inheritance for the believers in Christ. That's why yung mga unbelievers, sinatera natin sila, no? Parang yung unbelievers yan, kagaya ng turo ni Pastor. They like yung ano, old skin, no? na ready to be renewed. Para sila mga barrels na ready na paglagyan to be a flexible container for the new anointing of the living God.
That's why inililid tayo ng Lord sa mga kaluluwang nangangailangan ng ano, nangangailangan ng salvation ng Panginoon. So this is the source of the source of the new wine. Christ dying for us. That's why we have inherited yung ano, lahat ng blessing. Nung namatay ang Lord, no, umakyat siya sa langit. After ano nangyari? Ano pinadala? Holy Spirit. Yun ang dahilan bakit natin naman na yung ganung mga moving na kapangyarihan ng Lord because of salvation, because of what he did on the cross, no? He died for us, and then after he died, dumating ang Holy Spirit para maging helper natin. Si Pastora, meron siya na kwento sa akin, the revelation ng Lord for me. She was talking about yung ano, yung Levite anointing. For me, that's ano, for me, that's part of the new wine that I have experienced personally. So yung nag-meditate ako ng Word of God, sabi ko, ano pala no, nung tawag dito, nung time pala ng mga panahon ng mga Levita, dapat pala ganun lahat tayo. Nung hindi lang yung mga ano, yung nagpupunta sa mga ano, mga ano ba tayo, yung mga apostles, time ng apostles, nagpupunta sila sa mga nag-heal ng sick. Tama, nag-spread sila ng gospel, nag-heal sila ng sick. But nung time din ng mga Levita, ganun din pala sila. They are ano, coming to these people, sharing the word of God, playing ano, instrument sa kung saan-saan, prophesying. Ganun pala yung time na yun, no? Minsan nakakaala natin sa present time natin, ayun, parang nakasegregate, ay, ito siya, may spirit, may gift sila, ganun. May gift sila, ganun. Tapos yung ganito. Hindi pala dapat ganun. Dapat pala lahat ng Levita ganun. That's why it is important that we discover our spiritual gifts para mas maging, ano tayo, maging effective as servants of God. Dapat pala lahat tayo ganun. Dapat lahat tayo sensitive sa anointing. That's why parang gigil minsan sa atin yung ano, no? Yung nagkakalit sa atin, andito na yung word, hindi mo pinapakinggan. Actually, may kasalanan ako. Amin ako. Yung sinama yung hosana yung gusto niya, ano, no? Pakanta. Nung nalangit kami ng kanta, tatlong beses siya sa akin na-reveal ng Lord. Sabi ito, nireject ko. Umulit, naghukay ako ng kanta, lumabas ulit siya. Nireject ko ulit siya. Tatlong beses. Sabi ko, ba't pa to? Pero nararamdaman ko yun. Hindi ko siya ano, no, parang hindi ko siya pinakinggan. So ganun, so, minsan talaga kailangan nating ano, kailangan nating yung magbabad sa ano, sa presence ng Lord para ma-recognize natin kung nangungusap ba siya. Hindi lang siya during the service, eh. In our everyday life, ang Lord nangungusap. Especially now in the last days, he's very intense when he's talking to us. Agay nung sa akin nun, sabi ko, Lord, mag-aanib na kami. Ano pong, anong ilong pecha na ilan na lang, sabi ko, wala, ano pong gagawin namin? Sabi ko ganun. Nakinig lang ako, tapos yung binigay ng Lord sunod-sunod, lahat ng design, lahat ng gagawin, lahat ng magiging flow, lahat ng ano, iba, ganun magbibigay ang Lord, parang ang perfect. Mabubuo mo siya ng wala, kung hindi ka nag-iisip, para ka lang naghintay, tapos binarad ka sa utak. Nung wisdom na nag-overflow, parang siyang water force na tumulong sa ano mo, sa utak mo. Tapos wala kang choice kasi kailangan mo isulat. Ganun yan, eh. Sabi nga sa Bible ba, write down the revelation. Yes. Sabi ganun. So kailangan mo siya, ano, literal, sulat mo siya kasi makakalimutan mo, eh. Ganun yun. So sinulat ko siya, sabi ko, ay, ganun pala, no? Ganun siya mag, ano, ganun mag-guminos ang, ano, guminos ang Panginoon. Perfect siya mag-design. It just takes, ano, an obedient heart. Yung a heart that is open to ano, to listen and to follow his ano, his way and purpose, para maranasan natin yung totoong ano niya, yung or magawa natin yung totoong plano niya, kagaya ng turo kanina, we are the hands and feet of ano, of Christ, no? Ang Lord na nagpaplano, he will take it to completion. So paano mako-complete ng Panginoon yun? Naggawa siya ng mga ano niya, ng mga ambassadors niya, which is us. So kailangan nating ano, kumilos, let's take our part. Hindi tayo dapat ano, kagaya ng turo ng nakaraan, no? Hindi tayo dapat isa tayo sa mag ano, mag-ambag doon sa ano, sa gustong mangyari ng Lord. Hindi tayo isa sa mga ano, isa sa mga pabigat, hindi tayo isa sa mga bara. Amen. Kumbaga, dapat ano, dapat tayo ginagawa yung ano natin, yung role natin. Because the Lord is always ready to pour out his ano, his fresh anointing.
So we have to be always on also ready as ano no as a believer. Lagi tayo dapat fresh and renewed. We have to be always born of water. Hindi lang yung born again tayo. Doon lang tayo yung nabago. After nun, balik na sa ano? Balik na sa old self. Dapat we are born again every day. Fresh and renewed, born of the water. That's my new wine for me, no? Yung naranasan ko yung intense na pagkilos ng ano, yung pag-overflow ng moving ng Panginoon, yung fresh revelation niya through word of knowledge. That is part of my breakthrough story spiritually, no? Kasi first time ko rin naranasan yun na ganun mag-reveal ng Lord. Fresh and ano, sigurado. Yung hindi ka malilito, galing sa kanya, spirit to spirit, yung wala kang iisipin, you are an empty vessel, ready to receive yung ano niya, yung spiritual revelation niya, and then you're ready to deliver because we are present ambassadors. So yun lang pa, glory to God. Yeah.